Alright, so welcome back again sa inyo mga boss. So yung mga updated sa Facebook page ko dyan, alam nyo na yung gagawin ko. Ang plano ko naman ay gagawin natin na new look si Mio Red. Siyempre sa dami ng customer segment, siyempre ikaw naman, ayan, alam ko nagsiselos ka na, kaya magre-repaint tayo ng bagong fairings. Ayan, so eto mga boss, nabili ko rin. So shoutout nga pala kay paring Kalbo, ayan. Maraming salamat sa iyo kasi binenta mo sa akin ng mura yung pinagpalitan mo na front fairings, tapos may preview pa na Araro, ayan. So eto naman mga boss, yung paint ko, ayan, Mr. Do It, nirecommend din sa akin ni paring Kalbo yan. So etong primer, 300 pesos yan. Sinuggest din sa akin ng ating nung nagbebenta dun sa Mr. Do It na kailangan ng primer. So ayan. Tapos ito namang yung pinaka main color natin, yung matte red. So te-testing natin kung maganda ba mag-matte. Alright. Hindi ko muna pipinturahan itong original fairings ni Mio Red kasi syempre nakakapanghinayang. Maganda pa naman yung itsura. Ang plano ko, ito lang yung tatlo sa likod, yung side fairings. Tapos ito yung ipapalit natin sa harap. So check up natin ito yung Araro naman. Yan. Paano kaya matatanggal to? So sa liya siguro pwede naman yan. Tapos may mga damage siya, pero okay lang kasi hindi naman kita. At wala namang alog siguro to, kasi sabi rin sa akin nung nagbenta sa akin. Tapos ayan, yung issue niya yan, may butas lang kasi nag Mi 1 bracket ata yung dating may-ari nito. Tapos dito naman sa head cowling, ayan, wala naman masyadong issue bukod dito sa gasgas. Tapos yung isa niya putol, kaya isisiptay na lang natin to. Alright. So start na tayo ng sanding o ng pagliliha kasi matagal-tagal to. Gusto ko maayos yung pagkakapintura ko, kaya siguro ipapart 1 natin o ipagpapatuloy natin to, kaso baka kinabukasan ko pa matuloy yung susunod na pag pipaint. Magliliha muna tayo. So unahin muna natin tong tapalodo mga boss, kasi mukhang ito ang matatagalan. Sunod, bumili na ako ng magaspang. Ayan, yung size nito o yung grit niya ay, ayan, 100, bali dalawa. Sunod, 1000, pinaka importante, bali dalawang magaspang, dalawang 100, tapos tatlong Pino, ayan, yung 1000 grit. So ayan, simulan na natin. So sa mga may balak mag-repaint mga boss, ayan, inuna ko muna yung magaspang kasi tinanggal ko yung mga sticker niya, yung stickiness ng sticker. Sunod, ayan, yung 1000 na para smooth na yung surface ng ating pagpipinturahan. So ayan mga boss, kita nyo naman eh. Basta kapayin nyo lang ganyan, pag may magaspang na part, lihahin nyo pa ng 1000. Pero mas maganda, puruhin nyo muna ng magaspang na liha. And then kapag na kapan nyo na malinis na o na wala nang gaspang, sunod nyo yung 1000. Pantay na yung surface niya. Pag binugaan na natin ang primer to, ayan, okay na yan. Alright. So sa head cowling naman tayo. Alright, so check naman natin tong head cowling. Ayan, makinis na.
Yan, katulad ng sinabi ko kanina, dapat walang humps o kaya yung mga dents na pwedeng makapaano na pipigil sa pagiging smooth ng kamay nyo. Ayan. Pagkapaano na smooth. Dapat dire-diretso. So pag kayo naman naglihan nito, ayan, mararamdaman nyo naman yan. Alright, tapos na tayo dito sa ating head cowling. Patuyuin na natin, tapos yung sa dibdib na. Tapos na tayo magliha, mga boss. So ayan, patutuyuin mo muna natin tapos mag-a-apply na tayo ng primer. So dapat dito kailangan kasi ito yung tuyo. Ayan, nagtanong-tanong na rin ako sa mga tropa natin na pintor. Alright, tapos kailangan talaga yung 100% na dry na dry sila. So balik na lang tayo kapag tuyong-tuyo na. Alright, mga boss, so napinturahan na natin yung 3 pieces na fairings natin. So ito na yung outcome niya. Primer pa lang to, mga boss, ayan. Kala nyo makintab, no? Pero sa personal, kita pa rin yung mga scratches. Ayan, tapos may mali ako na napinturahan. Ayan, napasobra. Ayan, di kita sa camera eh. Tapos kinulang yung isang primer ko. Kaya ito muna yung inuna ko. Yung 3 pieces sa likod na side fairings. Baka sa susunod na lang. Tapos pagkatapos natin i-primer, lilihahin muna natin ulit ng 1000 grit para mawala yung mga umbok-umbok ng pintura at saka yung texture, para saka para na rin mag-flat yung pintura. And then para pagka-apply natin ng red na main coat natin, nasaan siya? Eto, yung matte red. Flat na yung itsura ng pagkapula. So ito, magliha muna tayo na wet sanding. Alright, mga boss, so ito. Ayan, mag-wet sanding tayo para mag-flat yung pintura. So ito, mga boss, syempre hindi mawawala yung pagkakamali. Tapos may mga umumbok na pintura. Yan, katulad yan. Pero ngayon, naliha ko na yan ng 1000 grit. So pantay na yan. Ayan, smooth na. Ayan. So napakapangit pala pag niliha mo nang hindi pa tuyong tuyo. So kaya ganyan ang magiging resulta. Alright. So bali pa, patungan pa natin siya ng epoxy. Ayan yung primer natin. Para pumantay lang. Nakita nyo ba? Alright, ayun na. Pumantay na yung kulay.
So maghihintay tayo para matuyo ulit, tapos mag-a-apply na tayo ng main color natin, yung matte red. First coating mga boss, ayan. So dito sa camera, medyo bright siya, pero pag natuyo, ayan, magbumat na yan.
Alright, so eto na siya mga boss. Ayan. Nasasabi ko rin na maganda yung pagkapintura ko kasi flat na flat nga siya. Ayan. Tapos ayan yung mga... Eto, kakapintura lang yan yung tatlong yan. Tapos, bali, papatuyuin natin siya ng isang araw. So, yun din ang advice sa akin nung nagtitinda ng spray can dun sa may shop nila. Ayan. Na one day lang naman pag flat black. Kasi mabilis naman matuyo pag flat eh. Flat o matte? Hindi ko alam kung parehas yun, pero matte pala. Ayan, matte. Matte. Ano ba sinabi ko? Matte red pala. Ayan. Alright. Alright mga boss. So, final coating na tayo. Ayan, last na can. So, first coating pa lang yun eh. So, bubuga ko pa ng hanggang third coat para mas matibay lalo. Tapos mas makapal. Third day na natin at ikakabit na natin. Pwedeng-pwede na ikabit yung pinintura nating kaha. So mga boss, ayan, bago ko ikabit, ayan, linisin muna natin si Mio Red. So ikutan muna natin si Mio Red para makita niyo yung status niya.
Alright mga boss, so sana nagustuhan nyo yun, yung video ko na pagre-repaint. So ito na si Mio Red. Tapos ayan, parate naman sa comment section mga boss kung nagustuhan nyo yung kulay o pangit o kahit anong opinion nyo dito sa pagkulay natin kay Mio Red. So hindi ko talaga alam kung maganda ba yung kinilabasan o anong naging itsura niya, pero ayan eh, okay na sa akin din eh. Tsaka para new look. So meron din tayong tropa na yan, nagpipintura rin. So follow nyo tong FB account niya at papakita ko rin yung mga creations niya, yung mga pagpipintura niya. Kabasic din natin to at baka malapit kayo sa kanya. At ayan, baka maka-discount din kayo. Nagre-repaint siya ng kung ano-ano, lalo na yung sa mga parts ng motor. So ayan mga boss, sana marami kayo natutunan at sana nagandaan kayo sa video na to. Ayan. Alright.